Okay, mga kanipi, magpapalit tayo ng brake pad ng ating bisikleta. So, yung brake pad natin na halos wala ng pad. Ayan o. Ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano magpalit yan. Napaka basic ng palitan, mga kanipi. Kung gusto mong manood ng video na ito, ito na yung dapat yung panoorin. Tuturo ko sa inyo kung paano bumaklas ng brake pad ng hydraulic brake ng series Shimano. Ito yung brake pad, yung brake Shimano, Shimano yan yung kanito. Gagawin natin para matanggal yung brake pad. Ipupold natin yung ito na to. Ito tong pin, matanggal yung brake pad natin na magkabilaan. Doon yan, ispo-fold natin. Ayan mga kanaipi, na-fold na natin yung pin ng hydraulic brake. Yung pin para sa brake pad ngayon, na hugutin lang natin yan. Ayun na, ayun na nga, ayun na nga. Ayan, natanggal na natin mga kanaipi. Tutusok natin yung gitna para may salabas natin yung brake pad. Ayun mga kanipi, nalabas natin yung brake pad. Handa natin itutulak yung gitna para may ibaba natin yung pad. Ito na, ayun na. Pasikip kasi naano na siya eh. Parang na ano na ng piston. Napi-ipi na ba kung sa Bisaya? O yan, ito na siya. Ayan, ikita ko sa inyo mga kanipi yung brake pad natin. Ayan na. Wala, walang wala na. Manipis na siya mga kanipi. Ayan, halos na yun. Halos masabit na yung bakal niya sa rotor disc. Ayan na. Yun yung kain niya ng rotor disc. Ayan. Sumayad na pala siya sa rotor disc mga kanipi. Ayan. Kaya pala maingay na yung rotor disc ko pag tumatakbo. Sumasakit na pala yung bakal ng pad. Hindi na sa yung pad mismo yung bakal na. Ayan mga kanipi, kailangan na bago tayo mag-ride, double check natin yung brake natin. Hindi natin alam na yun na pala yung pad, ubos na. Ayan ang ating tatandaan pag nagra-ride tayo. Ayan mga kanipi, ito na itsura niya. Natanggal natin yung pad. Ayan. Bali natin maipasok natin yung pad niya, kailangan natin i-post natin siya pa loob yung pistol para maibalik yung mineral oil sa hose kasi dito siya na naipon kasi dito kakapump ng brake, kakapump na niyan, mapasok na yung dito para napunta dito yung oil niya. Kaya ngayon ipopost naman pabalik para may pasok natin yung bagong brake pad kasi kung hindi natin ipupost pabalik yan, hindi natin may pasok yung brake pad kasi na ano siya eh, unang piga na baga. So, hindi natin mapasok yung rotor disc natin, yung rotor disc, yung brake pad natin mga kanaipi. Ito kasi medyo tumasablay dito sa bracket dito, yung bracket, yung gas disc, no? Kasi yung sumasayad na yung brake pad pag ipasok ngayon para may pasok, luluwagan natin to. Luluwagan natin ito. Hanap ko yung Allen rings na pambaklas dito. Luluwagan natin siyang ulit eh. Ang hirap mag video, nagduling na ako. Animal talaga. Hirap pula tayong videographer. Tis-tis naman tayo. Yan ang mga kanipi, nanalugan natin. Hindi natin siya tatanggal, nalulugan na natin. Tapos yun sa kabila. Lugan din natin yan. Para magalaw natin. Ayan.
Huwag na lang yung mga kanepi, nalagaan na rin. Ayan ang mga kanepi. Tapos yung malaga na ngayon, ipipress naman natin itong dalawang piston kabilahan kasi hindi maipasok yung rotor, ay rotor dish, yung brake pad dito kasi masigip na. Kasi na lumabas na yung pistol niya. Ayun na, tutulak natin siya gamit yung third brass, yung kapitan ng third brass kasi para may balik natin sa dati yung pistol niya, yung pasok natin paloob. Ayan, handa natin na tulak. Handa na mga kanipi. Ito lang yung paraan natin para maibalik yung mineral oil sa hose kasi dito na halos na ipon napunta. Baka fresh ng brake. Handa ka lang, hirap ah. Ipipress natin yung mga kanipi. Ngayon natanggalin natin yung nalang yung bolt, dalawang bolt sa kabila. Ilabas natin yung rotor disc. Ayun sa rotor disc, ay yung anti-skid, ano, yung brake sa base niya. Ayan. Medyo okay na kasi medyo dumikit na dito sa ano. Pero may slip para makunti. Magamit natin pang press itong ano to. Yung dulo ng martilyo para may press natin yung bawat gilid. Ayan ang mga kanipi, ito na yung bagong rotor disc natin. Ay, brake pad, diba? Puro yung rotor disc, minimal talaga oh. Nalilito na ako ah. Ayan, itong bago natin ano, brake pad. Ngayon, susubukan natin ipasok. Ito rin natin ang mga kanipi. Pagwarot, nagkakapit ng cellphone. Subukan na ipasok ulit. Swak, luwag na yun. Pasok natin. Pasok natin yung makalita. Ayan, silipin natin kung nakasya na ba yung... Ayan, mga kanipi. Medyo maluwag na, suwak na yung rotor disc dyan. Pwede na, okay na yan. Tama na yung ating pag-press sa dalawang pistol. Okay na yan, mga kanipis. Suwak na suwak. Yan yung mga dragaw. After natin na may pasok yan, kailangan natin isisintro natin yung sa butas. Yan. Yung butas na paglalagyan ng pin. Para hindi malaglag yung ating mga rotor ay still ano, brake pad na ating kinabit na bago mga kanipi. Saan na ba yung pin natin? Ayan. Okay na. Okay, salpakan na talaga ang pin na lang yan. Ito yung mga pin nya para hindi malaglag yung rotor disc. Hanap tayo yung pinakamahaba kasi pinakamahaba, pinakamahaba na pin. Ito yun. Ayan. Ipapasok na natin sa butas. Yan ang maliit. Ayan ang kanipi. Gandaan na para hindi dumugo. Ayan. Kita nyo naman mga kanipi, naipasok natin ah. Gagawin natin ulit ah. Alamas ah, hirap mag-vlog talaga. Ipupold natin yung pin. Gamit natin yung flies mga animal. Turo sa inyo kung paano pagtamang pag-fold. Dandahan lang para hindi sumakit. Hindi mabali. Hindi kumapit yung place. Ayan na nga. Ayan na mga kanipi. Napold na natin. Kita nyo naman. Hanggang magaling ang mekaniko na gumawa. Ayan na nga mga kanipi. Nakabit natin yung ating gulong. Ngayon, isasarpak natin yung ating rotor disc.
may pasok na yun. Pumasok. Good. Dito natin na ipasok sa base niya yung ating brake. Ayun. Ipasok natin mga kanipi. Ito yun, ay nilagyan natin ating bolt para sa bolt yan para control yung brake. Lagatin ng bolt, lagatin higpitan natin. Lagatin mo siya lang higpitan kasi sa timing natin yan, huwag sabihin na ibabagay pa natin kung hindi ba. Kung hindi na ba sumasabit yung rotor disc sa brake pad. Kasi pag medyo may sabit, kahit hindi natin pag-prevent ng brake. Ayun mga kalipin, nalagyan natin yung bolt na gagawin natin na tatiming natin kung sa side na, kung sa side pa ba yung brake pad sa rotor disc. Gawin natin yan na ipipress natin yung brake bago natin higpitan. Ipipress lang ito. After nyo ma-press, dandaan yung higpitan yung dalawang bolt. Steady lang yung naka-brake. Kailangan na sakto lang, huwag na yung sobrang tigas naman, baka nga umutok naman yung hose ng brake. Tapos ka na din? Ayan. Ayan mga kalipi. Higpitan ko na yung bolt. Yung dalawang bolt para hindi na siya gumalag. Pasensya na kayo mga kapobre, medyo naputol yung videos na natin. Ang gagawin ko na lang, voice over ko na lang mga kapobre para malaman nyo kung paano nga ba magkabit ng brake pad. Ang gagawin natin, ipipress lang natin yung ating handbrake ng saktong fusel lang para lumapat yung brake pad sa rotor disc mga kapobre. After nun, dandaan natin na higpitan yung tinuro kong dalawang bolt na yung bolt sa ano, sa brake. Dandahan nyo po higpitan ha. After nyo higpitan, ipitawan nyo yung brake at check nyo po, paikutin nyo yung wheel sheet. Subukan natin kung sasayad siya o hindi. Kapag hindi na sumayad, okay na yun mga kapobre. Sabihin successful na kayo. Wala nang problema yung preno nyo at magagamit nyo na yung bisikleta natin o ninyo mga kapobre. Hanggang dito na lang itong videos na to at maraming salamat sa sawang sumusuporta sa YouTube channel ko. And good luck and God bless sa inyong lahat.